Paihigdingin pa lalo ng Philippine National Police ang pagbabantay sa pogo industry sa bansa. Kasunod ito ng ginawang raid ng mga otoridad sa isang pogo hub na Sinchuang Network Technologies sa Las Piñas City. Matatanda ang dinakip ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang 7 mga foreigner na galing China at Taiwan na pawang mga pugante sa kanilang bansa. Ito'y matapos na mapasama sa halos 3,000 individual na nasagip sa sinalakay na pogo hub. Mula dito, pabor ang PNP na palakasin pa ang koordinasyon at pagsisiyasat sa mga pogo hub sa bansa, katuwang ang paggore dahil na rin sa posibleng paglaganap ng mga pugante na nagtatrabaho sa mga pogo industries. Meron bang fugitives dito sa mga iba't ibang pogo? There is a possibility. But of course, sabi ko nga, we can only confirm this if we already conducted the operations. At ma-profile natin lahat ng mga empleyado ng mga nire-raid natin ng mga establishments. Para sa general, nakababahala ang posibleng paglaganap ng mga pugante sa industriyang ito, kung gaya't kailangan itong bigyan ng pansin sa lalong madaling panahon. That is the one of the observation or one of the reports na nakita na received natin coming from our operating units wherein there were some fugitives na nakuha in this pogo operation. And yung sinasabi mo kung talagang ito ang practice or modus operandi na ginagamit ng itong mga fugitives na ito to hide in this kind of hub, there's a possibility. We are intensifying our efforts as far as yung mga illegal operations of this kind of business. Sa kaugnay na balita, bukas ang PNP Anti-Cybercrime Group na palakasin rin ang kanilang kakayanan kontra cybercrime sa bansa sa pamagitan ng mas advanced na trainings at pagdevelop ng mas maraming cybercops para sa mas mabilis at epektibo na pagresolba sa mga kaparehong kaso. I'm happy that the Chief PNP was formally assigned with ACG at sinusuportahan tayo sa pag-avail nitong mga subscriptions, no, ng mga latest technologies. And of course, yung training ng ating mga personnel, tuloy-tuloy ito, no? With our counterparts, tinutulungan tayo na matrain, tuloy-tuloy ang training para masigurado na capable yung ating mga personnel mag-imbestiga ng mga cybercrime. And lastly, itong ginagawa nating international cooperation. Alam naman natin ang mga cybercrimes, talaga ito transnational. Hindi po pwedeng tayo-tayo lang. We have to engage our counterparts, no? Kaya meron tayong mga tinatawag na international cooperation. So sa ngayon, yun po ang ating mga ginagawa para ma-address po itong problema sa pagtaas ng cybercrimes. Samantala, inaasahang sa susunod na mga araw ay magpapatupad ng pagbabago ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabantay sa Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo Hubs sa Pilipinas. Kasabay nito, inirekomenda ng PNP ang aktibo nilang partisipasyon sa pag-iinspeksyon sa nasabing mga kumpanya. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, na layunin nilang makita kung may mga problema o irregularidad sa Pogo Hubs. So hopefully, in the next coming days ay mailalabas na ng PAGCOR yung mga changes na to at makakatulong ito para hindi na po tayo pupunta doon sa puro na lang police operations, raid dito, raid doon. So ang dami po naapektuhan. So most likely, mas maganda po sa policy level yung ating mga gagawin para maiwasan na ang mga ganitong mga malalaking raid at maraming naapektuhan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.